Tahimik na nagdadasal si Father habang ginugulo ng isang babaeng sinapian ang kadiliman. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para mapasalamin. Tumutulo ang malagkit na laway habang nang aasar at ginugulo ang dasal ng Father. Father, wala ka bang kasalanan? Alam ko na nagnanasakan sa mga kababaihan. Ilang babae na ba ang binusuhan mo at nagsasabili ka? Samantalang, ang babaeng sinapian ay biglang naging kaakit-akit at nakahubad. Sinusubukan tuksuhin ang pare. Father, ayaw mo ba akong tikman? Hinawakan ng babae ang kanyang masilang dibdib at ang kanyang magandang katangan. Hinig ang alinding ng babae. Ah, Father, ang sarap. Halika, tikman mo ko. Ah. Pagapang na lumapit ang babae sa kanya, dinikit ang katawan sa pare. Ang pare, pinagpapawisan ng malagkit. Tumayo si Father, pero hindi para pagbigyan ng babae. Bagkus ay sinalubong niya ito at inuusan ng bendita. Sa ngalan ng Ama, makapangyarihan, lumayo ka sa katawan ng babaeng ito. Talsik ang babae, nagsisigaw ng tamaan ng bendita. Halos sumuksok ito sa sulok habang sumisigaw. Tapos ay isang katahimikan. Samantalang, habang nagsasabi ng bendita ay may mga eksektong dumapo sa pare. Mga uod, ipis, alakdan na halos pumasok na sa tenga ng pare. Sabay tawa ng babae sinapian. Hindi mo ko kaya, Father. Saglit na nagulat ang pare, ngunit pumikit ito at nagdasal ng taimtim. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para mapasalangit. Kahit nakapikit ay ginugulo ng babae ang pare. At sinakal ito ng babae upang hindi makapagdasal. Itigil mo yan! Ngunit ang pare, kahit nahihirapan sa pagkakasakal ay pinilit pa rin tapusin ang dasal. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Natapos ang pari ang dasal. Subalit, kasabay ng pagkakasakal ay bigla naman siyang inihulog ng babaeng sinapian sa malalim na bangin. Patuloy na naglalaban ang dalawa, kabutihan o kasamaan. Habang patuloy na nahuhulog sa bangin at ramdam ang hirap ng pagkakasakal, ay patuloy pa rin nagdasal ang pari. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para mapasalangit. Nang matatapos na ng pari ang dasal, ay biglang nag-apoy ang ilalim ng babagsakan ng pari. Nagtalo ang init, dula at hirap sa paghinga. Pinipilit sirain ng sinapian na babae ang konsentrasyon ng pari. Pero buo ang loob ng pare kahit halos malapnos ang balat nito sa init ng apoy ay patuloy na nagdarasal ito. Huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at ilayo mo po kami sa lahat ng masama, amin. Natapos ng pare ang dasal at sabay suot nito ng rosaryo sa liig ng babae. Unti-unting nawala ang apoy at ang bangin at ang babae. Nagsisigaw ang babae. Tanggalin mo to! Bakit hindi ko to matanggal? Sumagot ang pare. Hindi pangkaraniwang rosaryo yan. Galing yan sa Vatican at mula sa Roma. Lumapit ito at inawakan sa ulo ang babae. Sabay sabi, nasusulat, huwag mong tuksuin ang Panginoong mong Diyos. Sabay painom nito ng binditang tubig sa babae.
talsikang pare papalayo sa lakas ng pwersa ng mga pangyayari. Ang babae nagsisigaw, "Aaah!" Habang nakatingala at nahihirapan nang may maitim na bagay na lumabas dito papunta sa kisame. Nagkaugis ito at umarap sa pare, "Babalik ako. Tandaan mo ito, Father." At saka ito naglaho. Maya-maya, ang babae ay bumalik na sa dati nitong itsura. Umiiyak, "Father, ano pong nangyari?" "Anak, magaling ka na. Ibalik mo ang tiwala mo sa Diyos. Mahal tayo ng may kapal." Umiyak ang babae habang humihingi ng tawad sa pare. Sa loob ng kotse, habang papauwi ang pare, ay maitim na ibo na sumusunod dito. "Kaganti ako, Father. Marami kami, kaya di mo kami kaya." At bago tuluyang itong naglaho. Samantalang sa ibang dako, may isang babaeng sumisigaw, "Anak ko, Diyos ko po, anak ko, baka kung anong mangyari sa'yo." Ang sanggol, lumalakad sa pader, paakyat sa kisame, habang tumutulo ang laway nito at nanlilisit ang mata. Nagkagulo ang mga tao sa pag-uusyoso. "Tawagin niyo si Father Perdi," sagot ng isa. Tutuloy po natin sa susunod yung labanan ng sanggol na sinapian at ni Father Perdi. Sana po nagustuhan niyo.